Good afternoon guys. Ngayon po pag-uusapan po natin itong tinatawag po nating defogger. Sa mga baguhan po natin diyang may-ari ng sasakyan, bigyan ko lang po kayo ng idea. Kung mapapansin niyo po guys, no? Para saan po ba itong guhit-guhit na ito? Yan po guys yung tinatawag po nating defogger. Ang defogger po guys, ginagamit po ito kapag halimbawa pong tulad po sa mga let's say malamig na lugar or merong moisture yung ating salamin. Doon po natin ito ginagamit. Or halimbawa po kung umuulan. Kung mapapansin nyo po guys, yung likuran po ng ating salamin, nagkakaroon po ng moist po yan. Dahil dun po sa moisture nung pinakasalamin po natin, dun po tayo nahihirapan makita ang nasa likod po natin. Few moments later. Ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung paano po natin gamitin yung defogger. Ito po pala guys yung pinaka-switch natin ng defogger sa likod. Kasi yung ito pong isa, ito naman po yung sa harap. Tulad nga po nung sabi ko guys, no? Let's say bumabiyahe po kayo ng maulan. So hindi po natin maiwasan na hindi magkaroon ng fog or yung tinatawag po nating nagmo-moist yung salamin natin. Halimbawa po sa likod guys, no? During po ng biyahe natin yan, hindi po natin nakikita yung malinaw yung nasa likod natin. Ito po guys, ngayon ituturo ko na po kung paano po siya gamitin. I-on nyo lang po yung pinakasusi nyo po or during nung biyahe nyo. Ayan po. Ang gagawin nyo lang po, i-on nyo lang po. Ayan guys, nag-ilaw na po. Kapag nag-ilaw na po siya guys, no, ibig sabihin po, gumagana na po yung pinaka-defogger niya sa likod. Pag naka-on na po kasi yung defogger natin, umiinit na po yung mga guhit na yan or yung linya. Doon po siya gumagana. Ibig sabihin guys, pag uminit na po yung salamin, unti-unti na pong nababawasan yung moisture niya or yung fog po ng ating salamin. Kung napansin nyo na pong wala na po siyang moisture or pinaka-fog niya sa salamin, pwede nyo na po siyang patayin guys. Ayun, ganun lang po. Isang dahilan po guys kung bakit po nasisira ang ating defogger. Let's say halimbawa po no, naisipan nyo pong magpakabit po ng tint. Hindi po natin sinasabi kasi guys na lahat po ng nagkakabit ng tint eh maayos magkabit. Yung iba baka hindi po nila kabisado. Ang mangyayari po kasi guys, pag sinukat po nila yung tint, pwede po nilang sukatin sa loob yung tint, tapos po doon po nila ikakat. Mangyayari po guys, nakakat po itong mga linya na to. Hindi po nila naiiwasan or yung iba wala pong idea sa ganun. Pag nakat po kasi ito guys, doon na po mawawala yung connection niya. Kaya nawawala na po yung init niya or yung pinaka-function niya po. Kaya guys, pagkatapos nyo po magpakabit po ng tint, i-testing nyo po guys bago po kayo umalis ng shop nila. Or depende po guys, halimbawa po matagal na rin po yung ating sasakyan, hindi po natin kasi maiwasan na hindi po siya mainitan. Rumurupok din po kasi ang mga linya na yan katagalan guys, lalo na't pag naiinitan ng araw.
Napakanipis po kasi yan guys na connection. Yun po. Ayun guys, hanggang dito na lang po ulit tayo. Marami pong salamat uli sa panonood ng ating video. Sa may mga katanungan po ulit dyan guys, no, comment lang po kayo at ating sasagutin yung mga katanungan ninyo. Maraming salamat po guys.